Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here, and welcome to Redman Toys Airsoft Philippines. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang ako ng dalawang KJ Works na MK2, no? Before ko sila ipack for shipping, no? Ngayon, aside from testing these two units, meron tayong gagawin na simple experiment regarding the difference ng green gas at saka CO2 power. Kasi nga, di ba, parang ano ba difference? Kasi nga, ano ba difference sa CO2 at saka green gas? Di ba? Kasi nga, kung mapapansin natin, di ba, napakita nyo yung mga previous videos natin, yung power nila using 0.20 grams of BB, ano yung mga 0.20, no, is parehas, di ba? Nasa 450 FPS. Pero, di ba, sabi ko naman sa inyo, na pag bumabaril ako using the CO2, parang ang daming hangin, parang ang daming gas na lumalabas eh. Okay? So, that is for using the CO2. Tapos, pagka-green gas, di ba, wala. So, ako, nag-iisip din ako, sabi ko, eh, parehas na naman pala to eh. Bakit pa ako gagamit ng CO2, di ba? Pero ako, minsan iniisip ko, baka naman ka ako, kapag mas mabigat yung BB, mas kayang itulak ng CO2. Na gets nyo? Kasi parang yun. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, isasabay ko na siya para isang videohan lang, no? Isasabay ko na yung experiment natin. So, syempre, ang kailangan natin is mabigat na bala. So, ito ang gagamitin natin, yung pinakamabigat na bala na meron tayo. 0.48 grams. Okay? So, sobrang bigat na to. Kung may isip nyo, 0.48, ibig sabihin, parang ano yun? Pag dinivide mo sa dalawa yun, is parang dalawang 0.24. Diba? So, parang more than twice, 0.2. Diba? Kanyari, meron 0.23. Diba? Parang doble. Pag dinalawa mo yung 0.23, that's 0.46. So, ito, parang dalawang 0.24. Nagets mo? So, kung ito, 0.20, ganun siya kabigat. Parang ano siya. Actually nga, yung text, yung itsura nga niya, hindi na siya white eh. Ngayon, hindi na siya white. Parang, teka, sabah. Hindi siya white na white eh. Parang, kasi iba na yung, parang siguro iba na yung material na ginamit sa kanya. Parang ano na siya eh. Parang may pagka-cream. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayan, ito nasa kanan. So, ito yung 0.48. Ito yung 0.20. So, ayan. Magaan siya, pero mabigat eh. Ito yung 0.2 eh. Parang pagka tumatama siya sa kamay ko, parang wala lang eh. Pero pag yung 0.48, pag nahulog siya sa kamay, pag na yun, nahulog siya, tumatama, talagang nararamdaman mo talaga na talagang may bigat. Okay? So, yun yung gagamitin natin. Mag-experiment tayo dyan. Okay. So, testingin muna natin itong sa CO2, then sunod natin. Ito, meron ako ditong magazine ng MK1. Okay? So, ayan. So, dalawa unit natin, isang unit is para kay Sir Efren, tapos yung isang unit para kay Sir Jed. Okay, Sir Efren, Sir Jed, ito na yung unit nyo. Parehas lang naman yung order nyo. So basically, kailangan natin matest. Tapos, interchangeable naman yan. Kung kahit alin na sa inyo. Okay, so ayan. So, buksan muna natin. Okay, ayan. So basically, hindi ko pa na bubuksan itong mga unit na to. Hindi ko pa siya natetest. Hindi pa siya pre-tested. So, basically, kinuha ko siya sa box. Sa box ko siya kinuha. Ayan. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Hindi pa na-open. So, parang sealed na hindi. Kasi wala naman siyang warranty seal or something. Okay. So, ito yung catalog. Ito yung manual. Okay. Ayan. Ganyan lang siya. Ganyan yung tsura niyan. So, ito yung unit na nasa plastic. Ito yung 0.25 grams na BB. Tapos, ito yung Allen wrench para dun sa magazine nung pistol. Okay? Ayan. Ayan ang content ng isang box. Okay, so ito yung unit. Okay? Yung isa sa mga unit. Okay? So ayan, tanggalin natin yung magazine. Ilalim. Okay? Tapos, buksan natin to. Pahiram lang muna. Sandali. Actually, minsan nga, nakakalimutan ko ito ibalik. Dati, nagkaroon dati eh. Muntik maiwan yung Allen wrench eh. Buti na lang, napansin ko. Naisingit ko pa siya. Muntik maiwan. Kaya kailangan talaga binabalik ko agad.
tanggalin ko lang yung ano sticker, no? Lagay ko dito sa box. Dikit ko siya sa box. Nakasulat doon, after using the CO2 magazine charge, release all the gas to avoid premature O-ring seal failure. Yan. So, hindi ko alam kung after magamitin, tatanggalin mo o pwedeng iwan eh. So, ako kasi pag sa green gas, 'di ba? Alam niyo naman sinasabi ko sa green gas, nakaiwan lang, 'di ba? Pero siya sa CO2, hindi pa ako masyadong sure. Pero meron kasi ako isang unit na MK2. Hindi ko pa nauubos yung CO2, hindi ko rin naman siya tinanggal eh. Okay? So, hanggang ngayon may laman pa yung CO2 eh. Konting-konti na lang 'yon. Hindi ko pa siya tinatanggal, so hindi ko pa napapalatan. Kasi hindi ko rin masyadong nagagamit eh. Okay? So, maybe in the future, pagka na-determine na natin na basta pag may natutunan na bago, i-update ko na lang kayo. So, sa ngayon, yan lang muna yung alam natin. Okay? Ayan. So, ito yung CO2 capsule. Okay? So, basically, luluwagan muna natin konti. Kasi hindi siya papasok pag hindi natin siya luluwagan. Okay? Ayan. So, ito. Testing. Actually, yung minsan iisipin mo, hindi na nga kailangan i-testing, di ba? Kasi di ba yung ibang mga seller, di naman nila tina-testing. Actually, wala naman nati-testing yung mga seller eh. Ako yata yung unang-unang seller na nagte-testing. Di ba? Pero, naku kasi, naisip ko, pag nati-testing ako ng unit, it's more for me. Parang, it's more for me. Para at least, panatag ako na yung unit na pinadala ko sa'yo, gumagana, hindi siya sira. Yun lang yun. Hindi naman siya masyado sa inyo, sa client, di naman eh. Kasi una-una, alam ko naman, pag kayo mga customer ko, pag bumili kayo sa akin, syempre una-una, di nyo ko kilala, di ba? Di pa tayo nakikita. So parang, the mere fact na bumili kayo sa akin, the mere fact na nag-order kayo sa akin, nagtiwala na kayo eh, di ba? So, okay na yun. So, yung iba, actually, hindi naman na kailangan i-testing. Hindi naman nagre-request eh. Parang ako lang, parang gusto ko lang siya testingin talaga bago ko siya padala sa'yo. Para at least, alam mo yun, sure ako na ayos siya. Hindi yung mamaya, hindi ko siya tinesting, pinadala ko siya sa'yo. Tapos sabi mo sa akin, sir, ba't hindi ko magana to? Ano gagawin ko? Hindi nga ako. Wala akong masasabi kasi hindi ko siya tinesting eh. Nakuha mo? Kaya yun yung dahilan, yun lang naman talaga yung basic dahilan kung bakit tinetesting ko talaga lahat ng unit. Hindi nga lang lahat ng unit na bi-video. Actually, lahat nabibideo. Dati hindi. Dati hindi ko na nabibideo lahat eh. Pero ngayon, lahat nabibideo. Pero hindi lang lahat napapublic. Hindi siya lahat shared publicly. Parang ganun. Okay? So, kaya hindi nyo nakikita. Tsaka minsan kasi, syempre, iba pupunta naman dito sa store, pinipick up eh. Marami kasi pumipick up din dito sa store. So, nangyayari, hindi naman namin na nare-record eh. Sila, nire-record nila yung mga clients. So, sabi ko na, oh, sir, kayo na lang mag-video. O yun, sila yung nagbibideo. Parang ganun. Okay, kasi minsan pinapa-pick up lang sa kanila tapos parang pinapunta lang sila nung buyer, parang kamag-anak or kaibigan, parang ganun. So, ayun. Okay? So, ayun. So, ito na. Na-insert ko na, medyo nahigpitan ko na, konti. Okay? So, ayan, bibiglain natin. Okay, ayan. So, dito na tayo sa isa, no? Ngayon, paano nga ba natin titesting ito? Gagamitan ka ba ng 0.2? Gamitan ka ba ng 0.2? Okay, gamitan na natin ng 0.2. 0.2 muna. Okay, so 0.2. Ayaw nga pala, dapat pala tinesting ko muna itong ano, yung slider, no? Yung follower. Mamaya, sira ito eh. Ano ba yung dating sira? Yung MK1 yata, yun yung dating may problema. Okay, so okay naman yung follower niya. Ayan, madulas naman. So hindi naman tayo maiipitan ng bala dito. Kasi, salita na salita eh, nakalimutan ko tuloy. So, lagyan ko ng, ilan ba ito? 6? 7? O 8? Hingin natin 8. So, ganun siya, no? Pag nilalagyan mo ng bala, dahan-dahan ka. Kasi hindi mo siya yung, basta kailangan hawak ka, nakahawak ka talaga dito sa follower, tapos dahan-dahan mo nilalagay yung BB. Tapos, kapag ka-okay na, dahan-dahan mo rin siyang i-aangat. Parang ganyan, dahan-dahan. Kasi, pag binigla mo yan, talasik lahat dito. Pililiparan yung mga bala. Okay. So, ayan na. Teka lang, bago ko makalimutan. Makalimutan ko naman. CO2 pinag-uusapan natin. Masakit-sakit to. Tsaka alam mo kasi yung mata natin, di ba? Kahit sabihin natin, pag bumabaril tayo, tapos sabihin natin, di ba minsan may bumabalik?
yung bumabalik kasi na bala, mahina na lang yun. Mahina na lang yun. Kanyari, may binabalik na target. Pang! Tapos biglang nakita mo, bumanda, bumalik, di ba? Mahina na lang yun pag tumama sa mukha mo. Talagang wala na talagang siya sakit, ganun na lang. Pero kasi syempre, di ba, alam nyo naman na ang mata natin is napaka-sensitive. Alikabok lang, parang kumagano-gano na tayo, hirap na tayo, di ba? Eh, ang alikabok, di ba? Sobrang ano lang. Paano pa kaya pag bibi tumama dyan sa mata mo? Kahit na mahinang-mahina lang siya, pag tumama siya sa mata, yung mata kasi sobrang sensitive. Kaya kailangan talaga, hanggat maaari, magsuot kayo ng eye pro. Kahit na yung face shield na lang, tama, face shield. Pwede na yun, okay na yun. Okay, nga lang, medyo corny nga lang tingnan kasi naka-face shield. Pero pwede na yun, okay? So, ayun guys. So, always wear eye pro. Hanggat maaari. Okay, so ayan, tanggalin muna natin, okay? Test fire lang konti. Okay, okay. Ayan. Pasok natin. So, tiga, buksan natin ang chronograph, no? Tingnan natin kung ilan. 366.9. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Yung, wala kasi akong parang ano eh. Yung talagang, tingnan, subukan natin to. Makikita nyo kaya? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung makikita nyo yung parang usok na sinasabi ko. Gawin, usog-usog natin konti. Wala ko ibang ano eh. Ito lang. Tingnan nyo kung makikita nyo yung parang usok. Nakikita nyo ba? Parang may ano siya, gas to. 440.3. Ayun o. Talagang may ano, 401.5. Nakita ba sa video? 375.9. So, sige, okay na to. Last na siguro to. 387.4. Okay. So, ayan. Subukan natin. 387.4. 501.3. Unstable yung ano, yung FPS eh, no? So, nakaka-ano na tayo. 6 shots, 501.3. Ayan. 454.8. Hindi ko alam kung dahil sa dahan-dahan ako nagtitrigger kanina, o kailangan mabilis mo siyang ititrigger eh. Subukan natin, puro mabilis yung mga pag-pull ko sa trigger. Kung consistent ba. Ah, yun, no? Mas naging consistent siya, oh. 440... wala na. Anong bala? Ilan ba nilagay ko? Ah, 8 lang pala nilagay ko. Oo nga pala. Akala ko 10. Nakalimutan ko. Oh, yun. Nakita nyo yun, di ba? Huling-huli, wala nang bala, di ba? Pero may lumabas pa rin, no? 236.2. So, yung 236, yung gas lang yun. Parang isang ganung gas. Ganun siya ka... Ganun parang ganun ka kalapot or something, hindi ko alam. Parang may gatas yata na lumalabas. Okay. So, nandito na tayo sa unit, no? Testingin na natin siguro. Testingin ko na. Yung ano? Testingin na natin yung... 0.48. Okay, yan. 0.48. Dito na tayo, eh. Okay? So, ayan. So, lalagyan natin ng... Ilan ba lalagyan natin? Tatlo siguro. Tatlo. Lagyan natin tatlo. Ayan. So, lalagyan natin ng tatlo. Kaso nga lang, nagamit ko yung gas, eh. Nabawasan na yung green gas. Ah, nabawasan na yung CO2. Pero hindi, sige, sa experiment na lang. So, ito, for this one, bawas na yung CO2 niya, no? Lagyan natin tatlo. Tapos, ito, lagyan ko na muna ng green gas. So, this is, ang hawak ko ngayon, this is the MK1 magazine. So, ito yung green gas na magazine. Ay, wait, hawakan ko lang. Ano ba to? Sikip, medyo masikip siya. So, ito medyo masikip. So, medyo, ano yun ko lang. Parang, syempre, alam mo naman, bago. At tingin ko nga ganun lang eh. Parang, di ba ano siya, parang plastic kasi, di ba? Syempre, pag plastic, di ba minsan parang may mga sobra-sobrang part. Alam mo yung mga excess na part. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. So, di ba minsan kailangan nilihahin or... So, ito, siguro parang yan, gaganyanin mo lang. Oh, yan. O, di ba? Mas suabe na siya. Okay, okay. Parang wala na atang kuryente yung chronograph natin. Nabilin pa tayo sa chrono, nawalan ng kuryente. Nangyayahan naman yan. Pero hindi, may battery tayo dyan. Palatan natin. Okay? So, ito, lagyan din natin tatlo
yung MK1. Okay? So, wait lang. Ito may battery ito eh. Baka pwede itong battery yung gamitin natin. Battery ng weighing scale. Okay? So, palit-palit tayo ng battery. Okay. Meron ulit. Okay. Game. So, tana. Ang ating experiment. Kami magsasayang ng 0.48. Umalang 0.48. Sambag ng 0.48. 1.8 eh. Okay. So, ano nga ba unahin natin? Unahin na natin ito. Nandiyo tayo eh. CO2. CO2 mag. So, ano tayo? No? CO2 magazine. MK2 using 0.48 grams BB. Testing for FPS. Kung ilan. Okay. So, game. Ilan to? Ow! Parang bingi ako dun ah. 237.9 FPS. 401.1 FPS. 0.48 to guys ah. 0.48. 224.1 FPS. So, wala nang bala. Okay, so, nakakuha tayo ng 200, saka isang 401. Hindi siya, hindi siya consistent, no? Hindi ko alam kung dahil sa sobrang dami pa siyang gas. Siguro, maybe, mas magiging consistent na tayo pagka medyo nasa kalahati na yung CO2. Diba? Parang green gas. So, yun, pag sobrang dami. Maybe. Hindi ako expert pagdating dito. Okay? So, it's more on parang analysis lang siya. Parang ganun. Okay. So, dito naman tayo. Mali nabunod ko. So, dito naman tayo ngayon. So, MK1, Green Gas Magazine. 0.48 grams. Taiwan BB. Okay? Using the MK1 pistol. Okay. Check natin kung ilan ang FPS na makukuha natin. Okay. So, first shot. 333.1. Okay. Second shot, 325.3. Third shot, lakas. Parang nabingi ako. Mas 318.3. Okay. So, wala nang bala. Ayan. Okay. So, ano ang conclusion. So basically, sa green gas, mas stable siya, no? So 333 siya. Makikita ba natin kung paano to? So 333, tapos 320 plus, tapos 318. Unlike dun sa CO2, ano siya, yung unang putok natin, 200 lang siya, no? 200 something. Tapos, naging 400. Tapos, naging 200 ulit something. So, ano mas okay? Actually, hindi ko rin alam eh. Kasi, pero isa, umabot ng 400 eh. Siguro sa tingin ko nga lang din, nga, kapag sobrang bago nga, hindi siya consistent pa. Parang, gumagano'n. Maybe pagka nabawasan na. So, yun ay gagawin natin sa susunod na experiment na. So, ano na yan? Future experiments na yun. Okay? Yun na yun. Future experiments. O, yun. Yun na yun. Future experiment. So, mag-uubos tayo. Tapos, tingnan natin pag medyo nag-stable na. Saka natin subukan ulit. Okay? So, ito, basically, one down. No? Basically, one down. One MK2 down. Tabi ko na lang muna to dito. Okay. So, sana wag ko makalimutan. Maiwan na naman yung isang Allen wrench. Ay, hindi. Muntik pala. Okay. So, dito na tayo. Let's proceed to the next MK2. Okay. So, ayan. Catalog and manual. Unit. Parehong-pareho dun sa kanina. Unit. 0.25 grams na BB. Tsaka yung Allen wrench. Pero actually, gamitin na natin itong Allen wrench. Hindi ko nabubuksan itong isang Allen wrench. Gamitin natin yung isa. Ayan. Okay.
So, to unit. Okay, so tanggalin ko lang yung sticker. Ayan. Tapos, opera muna to. Makain nga sa oras eh, pag yung ganito, nagte-testing ako tapos may video. Mas mabilis pag nagbi-video lang ako tapos ano eh. Pero okay lang, basta at least para parehas naman tayo natututo. Okay na rin yun. Diba? Kasi nga alam mo, sa totoo, minsan nanonood ako ng mga, minsan sa TV, minsan nanonood ako ng mga educational, mga Discovery Channel, tapos nag-experiment. Naaliw ako. Actually, may ligaw ako mag-experiment eh, kahit anong high school. Pag dating yung mga experiment, mga physics, chemistry. Pag marunong ako ah. Pero pag hindi ko naiintindihan, ayoko din. Pero gusto ko, minsan yung mga hinahalo-halo, ano nangyayari. May ligaw ako mag-ganun eh. Basta naaliw ako, parang ganun. May pagka-geek eh, no? Okay. So, ito na. May pagka-geek ako actually. So, ayan. So, okay. Mag-experiment. Actually, nung bata ako, gusto ko nga maging scientist eh. Sayang lang, hindi eh. Maging scientist. Mag-create ka, yung mga ganun. Actually, dapat nga nag-engineer nga ako eh. Engineering ako eh. Pero okay na yan. Hayaan natin yan. Okay. So, ayan. Nalagyan ko na ulit yung kabitan na natin na CO2 capsule yung isa. Tapos, ito. Test fire muna natin konti. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin ng bala. Diyan natin ang 0.20 grams na bala. Ano mo sa tingin ko, maganda nga yung mga scientific, no? Kasi biruin mo, pag walang scientist, wala tayong ilaw. Di ba? Pag wala yung mga nag-iimbento, wala tayong cellphone. Di ba? Wala tayong TV. Kaya nga maganda nga yung mga nagano, magandang career. So yung mga nanonood na to, yung mga bata na nanonood na to kasakasakali na yung mga hindi pa mag-graduate ng yung mga nasa high school or magka-college, pag napanood yung video o gusto nyo mag-career, pasukin nyo ano, engineering, maganda mag-aral, maganda mag-create na stuff. Isipin mo, pag matalino kayo, yun yung gawin nyo, huwag kayo masyadong habol na kasi at panahon ngayon lahat ng tao hinahabol pera eh, di ba? Parang isipin mo, walang pera dyan. Hindi yun eh. Kasi pag nagka-create ka, pag nag-i-invento ka, eventually may mapupunta sa'yo eh, na may ano siya eh, may funds eh. Isipin mo, di ba, sinabi yung mga magagaling na nag-i-invento ngayon na ano, sila Elon Musk. Talino si Elon Musk eh. Di ba? Mayroon yung utak niya, something, puro rocket na yung ano niya, yung mga plano niya, pumunta ng Mars eh. Di ba? So, okay siya. Basta mag-create kayo ng something na para sa mga tao. Doon. The money or yung cash flow will follow you. You know, huwag kayo masyado mag-focus sa pera. Focus kayo dun sa kung ano yung mga gusto niyong gawin para sa tao. Okay? So, ayun guys. So, ito. Nilagyan ko na ng BB. 0.20. Yan, testingin nga natin. Okay. So, ito. Ba't namatay? Pinatay ko ba? Ito, okay na ito. Okay, game, firing. Wala. Wala nang lumabas. Hindi ko alam. Pero may putok eh. Parang, hindi ko alam. Sobrang lakas or something. Lakas oh. Hindi ko alam. Nakita niya eh. 351.4. Ayun oh, lakas. 371.3. Teka lang. Meron na akong gagawin na isang kasi hindi ba meron tayong parang hop-up sa may ibabaw. Hindi ko alam kung may kinalaman to eh. Medyo parang luluwagan ko lang konti. Tingnan ko lang. Ayan. Hindi ko alam kung nakakasikip siya or masikip siya kaya mababa or what. Wala lang. Basta may adjustin lang ako. Ayan. Luluwagan ko lang konti. Testingin lang natin. Okay. So, 371.3, 399.5, may factor yata eh. Hindi ako sure. 449.7, bala pa ba ito? Wala na. Ilalagyan pa natin. So, parang ano yata, parang masyado yata masikip yung ginawa nila, kaya minsan parang mababa. Hindi ko alam.
O nga pala, yung pag nag-a-adjust nga pala kayo ng hop, di ba yung hop na sa ibabaw, alalay lang kayo, huwag kayo masyadong masikip. Kasi ano siya eh, wala siyang, parang wala siyang hangganan. Paano ko ba sasabihin? Tama ba yung term na gagamitin ko? Kasi parang ikot ka ng ikot, yung tornilyo, tuloy-tuloy hanggang baba. Tapos ang mangyayari, yung hop-up, parang hop rubber niya, mahuhulog. Pwede siya mahulog. To the point, na mamaya pag pinutok mo, ang tatalsik, yung goma, yung hop rubber. Ganun siya. So, huwag niyong hihikpitan sobra. No? Kumbaga, kung ba pwede nga actually kalasin nyo, tapos tingnan nyo. Something like that. So, yun. Basta hindi siya kasulad kasi naman sa mga pistol, yung mga gas blowback, na, di ba, parang kakalasin mo, tapos parang may ano, parang hindi na, isang buo kasi. For this one, parang ito yung barrel, tapos parang nakapatong lang siya, parang may isang ganung goma lang, parang may isang ganung goma lang, parang isang square na goma, nakapatong. Tapos mayroon tornilyo dito, dinidiinan mo lang. So, pag nasobraan yun ang ikot ng tornilyo, itong goma na to, parang lulubog, tapos parang gaganun siya, oh. Tapos mapupunta siya dun sa gitna. Lulusot siya dun sa barrel. Yung pag binaril mo, ang tatalsik yung goma. Yung hop rubber yung tatalsik. Okay? Nangyari na yun sa akin once, dun sa pistol ko actually. So, sisikip ako na sikip. Tapos mga tumagputok ko, parang may tumalsik. Ano yung tumalasik? Pag tingin ko yung hop rubber niya, nawala yung hop rubber yung lumabas. Kasi nga, pag kakaikot ko yung tornilyo, lumulubog siya. Kaya, alalay kayo pag nagsisikip kayo dyan. Okay? So, ayan. Natuloy natin. Lakas. Bingi ako. 465.4. 449.3. 388.1. 405.9, 409.6, wala nang bala. Pero may data pa rin ako. 453.9, wala nang bala to ha. Tignan mo. Wala nang bala. Baril pa rin tayo. Tignan natin. Tignan mo. Wala na. Wala na. Wala na. Pero may ilaw siya yun, no? Magic. So, testingin natin using 0.48. Yan ko ng 0.48. Tatlo. Ayan, yan natin ng 0.48. Para lang for knowledge purposes. O nga, actually, meron nga ako isang naisip, no? Wait lang. 335.5. Tsaka isang napansin ko, yung 0.2 yung ginagamit ko, diba pinuputok ko, hindi siya masyado maingay. Pak! Mas tahimik siya. Pero nang ginamit ako na ng 0.48, mas malakas. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung... Sa tingin ko, ano siya, yung paglabas ng bala, pag 0.2, diba mas mabilis na mabas yung bala. So parang yung mga gas, nandudun, pag ganun. Yung 0.48, since mas mabagal siya, paglabas ng bala, mas mabagal. Tapos parang yung sound, parang paganun. Yata. Okay? Kasi yun lang yung naobserbahan ko. Kasi talaga mas lumakas yung sound nung ginamitan ko ng 0.48. Ayan o. Oh. Kaso, nag-ring yung tenga ko. Ah, ito pala. Ang reading natin is 233.5. Lakas. Yan, 224.3. Okay? So, yan yung data. Hindi ko sure kung ano. Pero parang so far, parang medyo okay yung ano yun, no? Okay yung green gas na mag. No? So far, parang yun yung nakikita natin. Kasi medyo stable yung reading niya. Yung FPS. Okay? Pero, ayun nga. Ang objective naman kasi natin dito is testingin yung unit at mag-experiment. Okay? So, further experiment pa natin yan, yung mga pag
nakalahati. Siguro marami na tayong naputok or something. Tingnan natin in the future. Okay? Tsaka meron pa tayo yung mga CO2 magazine ng mga ano eh, yung mga gas blowback pistol, sila KP06, sila Shadow 1, Shadow 2, may mga ano tayo doon, may mga CO2 pistol tayo doon. So magte-testing din tayo noon para malaman din natin. Pero actually, nakapag-testing na tayo, ang isang feedback na napansin natin is that mas malakas yung blowback niya. So pag pumuputok ka, pag green gas, parang mas malamya yung ganun, 'di ba? Tapos pag ginagamit yung mga CO2, parang mas malakas. Parang mas malakas yung kick niya. Tapos pag bumabaril ka, mas solid. Ganyan. Pero yung FPS yata, parang same yata. Hindi ko masyado. Yun, abangan nyo na lang guys. Gawa tayo ng video regarding that. For experiment tayo regarding sa idea na yun. Okay? So, ayun guys. Sir Efren, Sir Jed, okay na yung dalawang piston nyo. Nakita nyo naman, na-testing na natin. Although, medyo weird lang yung mga reading natin sa FPS. Pero pinag-usapan naman dito is kung gumagana ba sila, okay? So, ayan guys, ayan mga sir, okay yung mga unit nyo. So, pwede ko na sila ipack at idadali ko na sila tomorrow sa courier para ma-deliver sa inyo, okay? So, ayun mga sir, Sir Jed, Sir Efren, thank you for your order until next transaction. And to everyone watching this video, thank you for watching. Subscribe, like, share, I don't know. Kayo na bahala kung ano gusto nyo yung gawin. Okay guys, pag na-enjoy kayo, di like and subscribe kayo. Okay? And to those who want to order, text nyo na lang muna ako guys. No? Dami pa akong medyo inaayos ko pa yung FB page, inaayos ko pa yung Google Drive. Kung gusto nyo mag-order, pwede kayong mag-PM sa FB page natin, Redman Toys Airsoft Shop. Okay? Yun yung ginagamit natin sa ngayon. Sa susunod, magagawa tayo ng bagong FB page. No? Abangan nyo na lang. Or pwede nyo kay text or Viber nyo ako, 0922-632-7722. Okay? Or kung gusto nyo, drop by kayo dito sa store, pick up nyo na lang yung unit ninyo. Parang ganun. Okay? So, text nyo sa akin kung ano yung info. Text nyo ako para discussin nyo kung ano yung info na i-waze ninyo para makapunta kayo dito. Okay? So, ayun guys, again, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.